Sa tuwing nagsisend ka ng mga heart emoji o kaya nagpo-post ng throwback pics kasama si Mama, alam mo na, Mother's Day na! Iba talaga ang mga ina, di ba? Sila yung mga solid na support system natin, lalo na si Inang Maria, ang ina ng laging saklolog. Kaya sa araw na to, shout out sa lahat ng mga momshies out there! Salamat sa pagiging rockstars ng buhay namin, sa pagiging shoulder to cry on, at tagahatid ng good vibes. Dahil sa kanila, we feel the love 24/7. Katulad ni Inay Maria, ang ating mga ina rin ay mga role models. Sa kanilang mga life hacks at life lessons, natutunan natin ang hustle, loyalty, at respeto sa life. Diba? Kaya nga, let's give it up for all the moms who keep it real. So, sa lahat ng mga ina, you're lit. Thank you for keeping it 100%. Happy Mother's Day! Magandang hapon po sa ating lahat. Mga patalastas, inaanyayahan po ang lahat sa darating na 12 ng Mayo, Linggo, sa gaganaping misa at pagbabata sa banal na larawan ng ina ng laging saklolo, sa ganap na 6 at kalahati ng gabi, at susundan ng pagpaparangal at pagpapalapat sa banal na larawan sa ganap na 8 ng gabi hanggang 12 ng hating gabi. Pangalawa, sa 13 ng Mayo, Lunes, ilulunsad ang pilgrimage season sa ganap na 9 at kalahati ng umagang misa. Nasusundan ng pagpapalapat sa banal na larawan sa ganap na 10 at kalahati ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ang atin pong mga upuan ay may mga lubid sa gilid bilang paghahanda sa pagbaba at pagpapalapat ng ikon ng mahal na ina ng laging saklolo mamaya pagkatapos ng misa ng 6:30 ng gabi. Ang Redemptoris ALS o Alternative Learning System ay isang programa ng simbahan na katuwangan DepEd ALS Paranaque ay patuloy na tumatanggap ng mga out-of-school youth and adult na may edad 12 years old pataas na hindi nakakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya at 16 years old pataas naman sa junior high school na nais ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa alternatibong pamamaraan ng pagkatuto. Ito po ay libreng pag-aaral kaloob ng Shrine of Our Mother of Perpetual Help. Sa mga nais magpatala ay pumunta po sa ALS office sa Binteris Hall ng simbahan at hanapin si Ms. Dang, Redemptoris ALS Coordinator. Lumabas na ang bagong issue ng The Icon News Magazine ng Redemptoris Vice Province of Manila. Makakakuha po kayo ng kopya nito sa mga designated boxes sa gilid ng simbahan at front office. Anuman pong donasyon ng inyong maipagkakaloob ay lubos po naming pinasasalamatan. Magsiluhod po ang lahat at dasilin natin ang Horatio Imperata. Ad petendam pluviam. Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahanga-hangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha. Mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumagabagabag sa mga tao ngayon. Umahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang kabataan, mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral na may kapanatagan at kaginhawahan.
Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito na may pananagutan at pangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin. Ang bayang labis niyang minamahal, hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, ipanalangin mo kami. Mahal ng ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna sila. Tayo po ngayon ay nasa dakilang kapistahan ng pag-akyat, pandaigdigang araw ng pakikipagtalaga, talastasan. Ang ating punong tagapagdiwang sa oras na ito ay ang ating Vice Rector ng Dambana, si Reverendo Padre Edward Alan Pandaan, CSSR. Inanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awit, tugon at panalangin sa ating pong misa. Maraming salamat po.
Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay inyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. At sa lahat po ng mga nanay, mama na nandito po ngayon, Happy Mother's Day po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-aalay ng inyong buhay para sa inyong mga anak. At upang tayo ay maging karapat-dapat na gumanap sa pagdiriwang nito, ating pong aminin at alalahanin ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kaming ay magkaroon ng banal na kagalakan at pakapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhanan at kanyang tinuguhan upang maging pag-asa kailanman nang sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkatauhan
umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambunin, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuot. Purihin ang Diyos, siya'y awitan. Awitan ng hari. Siya'y pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo, sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. At ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi para pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay. At siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Babay na. Marahil yan siguro ang ating maaalala kung sa pagbasang ito ang ibinabanggit sa atin. Dahil tila ito ang gustong ipahawatig sa atin ng Panginoon. Nung mga nakaraang linggo, ang karamihan ng mga pagbasa sa Ebanghelyo ay ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa iba't ibang pagkakataon ay paulit-ulit naman na namamaalam ang Panginoon sa kanila. At sinasabi sa kanila, "Sandali pa ay hindi na ninyo ako makikita." Ang bawat paalam ay isang malungkot na karanasan, lalo na para sa mga alagad. Madaming panahon silang pinagsaluhan at pinagsamahan, ngunit dumating nga ang panahon kung saan si Jesus ay lilisan sa kanilang piling. Alam ni Jesus na magiging malungkot ang kanyang mga alagad, ngunit sila naman ay kanyang inihanda sa kanyang paglisan, sa kanyang pag-akyat sa langit. Ngayong linggong ito, ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus, or the solemnity of the ascension of our Lord Jesus Christ. Ang pag-akyat sa langit ay hindi lamang nakatuon sa paglisan ni Jesus. Ito ay nagsasabi sa atin na siya ay buhay kapiling natin sa ibang pamamaraan. Kapiling natin kahit saan man, at siya ay mas malapit sa atin. Ascension is not just about goodbye or the absence, but it tells us that Jesus is alive in our midst in a new way and closer to our life. Sa pag-akyat sa langit, ang presensya ni Jesus ay mas malapit pa sa atin. Hindi niya kayang iwanan ang mga katulad nating kanyang minamahal. Nawala siya sa ating paningin, kundi ngunit hindi sa ating piling. Hindi man natin nakikita yung physical appearance ni Jesus 2,000 years ago, kapiling natin siya dahil ang kanyang katubusan at pagpapala ay patuloy nating nararanasan. Ito ang makabagong pamamaraan ng pananatili ni Jesus sa atin. At ang ating misang ipinagdiriwang araw-araw, kapiling natin si Jesus sa bagong pamamaraan. Ang kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng tinapay at alak. Dahil ganyan tayo kamahal ng Diyos, ayaw niyang mawalay siya sa ating piling at higit sa lahat, ayaw niyang mawala tayo sa kanyang piling. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay hindi lamang kalungkutan para sa mga alagad, kundi ito ay isang kagalakan dahil ang kanyang pag-akyat sa langit ay ang ating ding pag-akyat sa piling ng Ama. Sa pamamagitan ng pag-akyat sa langit, tayo ay hinihila at ginagabayan ni Jesus paakyat kung saan tayo ay nararapat, ang kapiling ang Diyos. Jesus' ascension is our ascension. And ascension is like mountain climbing or trekking. Ang pag-akyat sa langit ay parang pag-akyat din
ng matataas na bundok. Ilang beses ka manamada pa sa iyong pag-akyat sa bundok, makakatayo ka pa rin. At may nakaabang sa iyong magandang tanawin sa bundok na iyon. At ganun din ang pag-akyat ni Jesus. Ang kanyang hantungan, ang atiding magiging hantungan. Tayo ay itataas ng Panginoon sa kanyang piling sa kalangitan. Sabi nga ng ating Santo Papa, "In the art of climbing upwards, the triumph is not in not falling, but rather in not staying down on the ground. This is the art, and who is the only one who can take you by the hand so that you are not left lying on the ground? Jesus Christ is the only one." Sa pag-akyat, ang tagumpay ay hindi sa hindi pagbagsak, kundi ang hindi pananatiling nakahandusay sa lupa. At sino ang hahawak sa ating mga kamay upang hindi tayo parating nakahandusay o nakadapa? Hawakan nawa ng Panginoon ang ating mga kamay at muli tayong ibangon at itataas. At ngayon pong ating ipinagdiriwang ang Mother's Day din, nawa ay pasalamatan din natin ang ating mga ina na patuloy na hinahawakan ang ating mga kamay at patuloy tayong itinataas. Kaya po yung mga may katabing nanay or kasamang nanay ngayon, batiin nyo naman po yung katabi nyo ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. At magpasalamat dahil sa kanilang patuloy na paghawak ng inyong mga kamay at patuloy na paggabay, tayo ay kanilang itataas. At mamaya pong alas 6:30, 6:30 p.m., ang last mass, ang ating mahal na ina ng laging saklolo ay ibababa at ilalagay doon upang tayo muli ay makapiling niya at upang tayo ay kanyang samahan. Nawa, sa pagbaba ng ating mahal na ina, ay patuloy tayong mapalapit sa ating Panginoon na itinataas tayo, itinataas at iniaakyat sa ating Ama, at nawa ay makamtan ang ating tunay na tahanan, ang langit kapiling ang Diyos. Amen. Ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat nawa ng ating pananampalataya sa Kanya at ang ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ladang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang dakilang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit ay ang Kanya ding pakikipag-ugnayan at pamamagitan sa atin. Idulog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang mga pangangailangan ng simbahan, ating sabihin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso at kasinungalingan, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami.
maging aktibo nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng pagpapatotoo nila sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Bupuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang Dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan, matapos na lubigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkaluno siya, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming makapagkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jesse, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak na sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming Yumao at ang lahat ng lumisana sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. At magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pagmamahal. Naroon ang Diyos kung saan may pagkalinga. Naroon ang Diyos kung may dalawa o tatlo sa ngalan niya'y nagtitipon. Ani Jesus ako ay na manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluan sa anak. Ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manatili pong mga nakatayo ang mga nanay. Yung iba po magsiupo po muna. Para po sa mga nanay. Lahat po ng mga nanay magsitayo po muna. Manalangin tayo. Diyos na pinagmumula ng buhay, dinggin po ninyo ang aming panalangin at basbasan ang lahat ng mga ina na nagtitipon ngayon. Puspusin mo po sila ng iyong banal na espiritu sapagkat sa pamamagitan nila, natututunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong dumulog sa panalangin. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga inang walang nakakaalaala na sa mahabang panahon ay nagtanim at nag-ani, nagluto at nagpakain, naglaba at naglinis, nagbihis at nag-aruga ng mundo. Kaya ang aming hiling o Diyos na mapagmahal na ika'y manahan sa aming lahat na naparito ngayon, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyat
na aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Hesukristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong mga nananalig na lumuklok sa Kristo sa kanyang kamay ng Diyos Ama ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan alinsunod sa pangako niya magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin na pong naialay ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.